Arestado ang inihinala scam hub sa loob ng isang residential building sa Makati. Konektado rin daw ito sa mga scam na dating ginagawa sa mga Pogo Hub. Nasa frontline balitang yan si Elaine Folencio. Sinalaki ng mga NBI agent ang building na yan sa Makati City. Pugad umano ito ng love scam, investment scam at crypto scam. Tumambat sa mga operatibang workstation area ng mga sospek. 17 dayuhan ang inaresto. 15 Chinese, isang Taiwanese at isang Malaysian. Ayon sa NBI, ang mga nagpapatakbo umano ng scam sa mga Pogo Hub ang nasa likod ng ganitong operasyon sa mga residential area. Yung malalaking Pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan ang nag-o-occupy ng residential units, apartments, no? Para hindi mahalata na Pogo na yun pa rin. Tuloy pa rin sila sa kanilang scamming activities in a smaller group. Modus ng mga sospek na maghanap ng mabibiktima sa mga dating app. Papaasahin, papaibigin, tsaka aalukin mag-invest sa isang bogus na kumpanya. Nakikipag-ugnay ng NBI sa Bureau of Immigration para makumpirma kung lehitimo at may kaukulang dokumento ang mga hinuling foreigner. Sa ilalim sa digital forensic examination sa mga nakumpiskang computer at mga cellphone. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at Cybercrime Prevention Act ang mga sospek habang patuloy na tinutugis ang kanilang mga kasabwat. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.